Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sila galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi nila nais na pabagsakin ang gobyerno sa isinagawang maisog rally kagabi sa Angeles City, Pampanga. Iginiit ni dating Pangulong Duterte na hindi nila nais na patalsikin si Pangulong Marcos at sa halip ay gusto lamang nila na magkaroon ng reforma. Anya, patuloy silang magsasalita at mananawagan sa pamahalaan upang marinig ang sentimen ng taong bayan. Sa kabila nito, muli namang binanata ni Davao City Mayor Masti Duterte ang Pangulo at iginiit ang pagpapairal ng demokrasya sa Pilipinas. Ayon kay Mayor Masti, kailangang pakinggan ng Presidente ang boses ng taong bayan na anya'y hindi nangyayari ngayon. Giit nito, paano pamunuan ng Presidente ang bansa kung hindi nito pakinggan ang boses ng nakararami? Samantala, sa ibang balita, naglabas ng ilang dokumento sa Senator Gatchalian kaugnay sa umano'y posibleng tunay na pagkakakilanla ni Banban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Gatchalian, si Mayor Go ay posible raw na si Go Wapeng na dumating umano sa Pilipinas noong January 2003 noong siya'y 13 taong gulang. Ang Go Wapeng na ito ipinanganak noong 1990. Base raw ito sa mga dokumentong ibinigay ng Board of Investments mula sa aplikasyon ng Pamilya Go para sa Special Investors Resident Visa. Sa ilalim daw ng Special Investors Resident Visa, ang nakalagay na pangalan ng ina ni Go Wapeng ay isang Lin Wenye na una nang sinabi ni Gatchalian at natalakay sa pagninig ng Senado na si Lin Wenye ang posibleng ina ni Mayor Go. Ayon naman sa abogado ni Mayor Go na si Attorney Stephen David, walang kinalaman si Mayor Go kay Go Wapeng. Marami raw na ganito ang pangalan. Hamon pa ni David kung tunay ang mga dokumento, dalin ito sa tamang forum at ipresenta ang ebidensya. Magparamdam ka, ito ang banat ng kasalukuyang alkalde ng Davao City na si Mayor Masti Duterte sa dating Special Assistant of the President at kasalukuyang senador na si Bongo. Ito ay matapos na pinuna ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang umano'y katahimika ni Senator Bongo at tila pagdistansya nito sa mga Duterte. You're an elected official. You're supposed to voice out what the people need and want. He has time to redeem himself because kung gusto pa niyang tumakbo na senador ulit, show he is one with Dabawenyos, especially in times like this, sabi ni Masti Duterte sa isang pahayag bilang pangunahing bisita sa Maisog Rally na ginawa sa Angeles, Pampanga kahapon. Matatanda ang sigo ay kaalyado at matagal na nagsilbi bilang assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa maging senador ito noong 2019. Kung maaalala, ang mga kinasasangkutang kontrobersya ni Bongo ay dinepensahan ni former President Duterte at hindi siya pinabayaan lamuni ng mga dilawa. Marahil ito ang dayla ng samanang loob ni Masti Duterte dahil sa panahong dinodorog si VP Sara Duterte ng Tambaloslos and Company ay wala itong ni kahit isang pagtatanggol na nasabi pa ng mayor na lumalayo na ito sa mga Duterte. Gayunpaman, sumagot naman si Senator Bongo sa naturang banat ni Masti dahil ayon sa kanyang post, Statement of Senator Bongo, iniintindi ko ang saloobi ni Mayor Masti. Matagal akong nagsilbi ng tapa sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Half of my life was spent with him and even until now, I continue to help in my personal capacity. However, small dahil commitment ko yan sa kanya na hindi ko siya pababayaan. As they say, there is always a time for everything. Kaya pagsiservisyo ang inuuna ko sa ngayon. Ako ay patuloy na nagsiservisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Uunahin ko palagi ang pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa nang higit sa aking sarili. Tulad ng tanging bili ni FPRRD, sa akin palagi, unahin mo ang kapakanan ng iyong kapwa Pilipino, lalo na ang mahihirap at walang-wala at hindi ka magkakamali. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino, higit pa sa sarili, kaya patuloy akong nagmamalasakit sa aking kapwa. Salamat po, ikaw bilang Pilipino. Ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Isulat ang iyong reaksyon at komento. Ano nga ba, Senator Go? Wala naman tayong masamang tinapay kay Senator Go. Pero yun nga, ngayon masyado nang kapansin-pansin yung kanyang katahimikan dito. And again, ulitin ko, ano bang kinatatakutan niya? Una-una, senador siya,
elected siya by the people. At dahil elected siya, eh, hindi siya ganun kadali matatanggal. Nakita nga natin, merong ilang mga senador dyan na ano eh, na ang titindi ng kapit, ano, may mga kaso na nga sila, meron isa dyan, convicted, pero on appeal. Kaya siya nakaka-appear. Diba? So, sabi ni Kokoy Davao, takot sa 2025, re-electionist kasi. So, yun, kapit talaga sa pwesto, survival, yun ba yun? Yun yung kinatatakutan niya. Aba, ang mga nag-ano sa kanya, ang mga tutulong sa kanya, ay yung mga Duterte who have never stopped helping him. Diba? Nung siya, noon ay nag-umpisa yan, eh, special assistant to the president. Diba? Before that, special assistant to the mayor. Hindi naman siya nalayo dito sa mga ito. And of course, on the personal aspect, hindi ka ba nahiya? Hindi ka naman magiging ano, I'm sorry that this is real talk. Alam ko may masasaktan dito. Pero, 'di ba? Hindi ka naman magiging senador kung wala yung mga Duterte. Hindi ba ano, aligned naman ang mga issues nila. I'm not saying that he should do this out of utang na loob. That's the least eh. Pero hindi ka ba nahahabag? Hindi ka ba nag-aalala sa taong bayan? Mahal ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, singit ko lang po yun. Pero wala, tahimik. Ito pa, di ba kanya yung malasakit? Eh, tinignan na ba natin recently yung ano, eh, di ba ilang beses nang napipinto yung pag-defund niyan? At alam ko, binawasan na yung pondo ng malasakit. Yung kaisa-isang siya talaga ang may ano ang author ng proyektong 'yan. Abay. Siya pa talaga yung naano, 'di ba? Siya pa talaga yung tahimik. Samantalang dapat siya yung unang umaangal diyan. Okay. Let's take a moment. Magandang hapon sa mga bagong dating. Huwag pong kakalimutan like, share, follow and subscribe. Salamat kay Ed Arellano. Salamat din kay Jing 0702. Hi kay ano, Pastor Jerry. Hi. Uy, maraming salamat. Ang daming biglang nag-follow dito sa TikTok. Salamat po. Hi kay Lupin, maraming salamat sa padala ninyo. Hi kay Edgar Durano. Thank you dun sa heart me. Uy, ang daming nagpapadala. Maraming salamat po. Thank you uli kay Robin R. At saka kay Edgar Durano. Kay Ma'am Valerie. Ayun. So, okay, let's check your comments. Sabi ni Chacha, I think they have changed their allegiance because they're banking on Smartmatic magic. Let the people's voice be heard this coming 2025 elections. So, sa madaling sabi, ang ginagawa ni Senator Bongo is he's affirming na mayroong klaseng power na kinatatakutan siya that is being wielded or can be wielded against him by Malacanang, aday, di ba? So he's not afraid for his position. Ito yung theory, di ba? Ito he's not afraid for his position, pero takot siya na baka hindi siya ma-re-elect. Hindi ba hindi naman yung purpose kung bakit kayo nandiyan? Thank you kay Arab Bury. We don't elect our politicians so they can stay forever. Nilalagay natin sila dyan para gumawa ng mabuti para sa atin. Para ayusin yung sistema, para i-adjust yung mga batas for the lawmakers, para i-adjust ang mga batas in accordance dun sa pangangailangan natin. Dapat, ano, tinitignan din nila kung ano yung mga bagong batas. Ano yung mga bagong concerns na dapat isabatas o gawan ng batas or at least imbestigahan para tingnan natin kung batas ang necessary remedyo para sa mga problema, sa ilang mga problema na yan. Hindi natin sila nilalagay dyan so that they can perpetuate themselves into power. Thank you kay Miss Anne. Pero yan ang pinakauna nilang ano, concern, di ba? Paalala lang, we voted you, Senator Go, because we thought you were a good man. Ang nag-certify pa niyan si dating Pangulong Duterte, sinertify yan ng mga ano ni Mayor Baste because he worked to have you elected.
And so with this kind of recommendations, how could we have gone wrong? And now I see that we did. Of course, hindi lang naman tayo kay Senator Go nagkamali, ano, may budol din naman dyan. Pero ang tanong, may time pa daw, sabi ni Mayor Bastet, there is still time to redeem yourself. Totoo naman, mayroon naman. Stand up naman, be counted. Hindi naman kayo nilagay dyan para ano eh, para forever kayo dyan. Hindi, kumbaga, thank you kay Curry. Kumbaga, nilagay ka dyan to be brave for the people. Dilagyan ka ng position so that you have power that you can wield for the people. Yung power na yan, yung position na yan, hindi yan dapat, hindi yan para sa'yo. Dapat yung trabaho na ginagawa nyo dyan ay para sa taong bayan. Eh ito na nga, hindi mo ba naririnig yung mga tao na bumoto man lang sa'yo, Mr. ano, Mr. Senator? Ine-echo lang po namin si, ano, si Mayor Bastet. Wala tayong masamang tinapay kay Senator Go and we think na may oras pa. Ha? Ayan na nga, inumpisahan na nga ni Senator Bato. Baka naman gusto ninyong i-follow up. Kasi kahit na ano, minsan uupo nga siya dun sa mga hearing, umupo siya sa hearing ni Senator Aimee, umupo siya sa hearing ni Senator Bato. Pero napaka-forgettable naman ang mga sinasabi. Niwala man lang, thank you kay Faye, walang dumikit. People change. Kaya nga importante yung interaction with people. And this, I think, should be, it was the overarching ano doctrine or principle dun sa speech ni Mayor Bastet. Kasi he was talking about, you know, freedom of speech. He was talking about excessive use of force. He was talking about other things, no? And he was saying to the president, na makinig ka naman. Because that's what governance is about. Hindi yun, yung demokrasya natin, hindi yung, o pag binoto natin sila, o bahala ka na, ha? Hindi. Kaya may free speech, eh. Kaya may Article 3, may Bill of Rights. Pwede pa tayong magsalita. At pwede tayong magsabi na, ka muna, I don't like what you're doing. Huh? Mali yata yung ginagawa mo. Yung karapatan tayo magsalita ng ganun. And that's because governance is supposed to be interactive. O nagsasalita tayo ng ganito, so ibig sabihin, nag-check natin yung mga officials natin. Thank you kay Ma'am Thames. Okay. Na we join, we are part of the governance process. Hindi tayo passive na, o sige, we put you into office, you take care of us. Okay sana yon, di ba? In a perfect world, oh my gosh. Pero dahil our officials are human, thank you kay Iggy at kay Ma'am Et, because our officials, tao yan, nagkakamali yan, minsan hindi naman sinasadya, minsan ako talaga sadya. Thank you kay Iggy at kay Ma'am Thames. Because they make mistakes, we're allowed to call them out. Hi kay Rolly Chavarian. Sus na dyslexia. Mary Grace Pascual says, ang problema, si Bongo, magbibit-bit pa ng isang wala namang alam sa Senado na Philip Salvador. Ay, nako. Well, the nice thing about this democracy is that you don't have to vote for everybody who says they can, who runs, di ba? Thank you kay Iggy, kay Ma'am Thames, kay Ma'am Et, ulit. Okay, Benj McNabs, thank you very much. Okay. Teka, nami-miss ko yung mga comments. Sabi ni Ferds, and he's talking about the president here, matagal nang sigaw ng taong bayan, makinig siya, kaya lang insensitive talaga. Si Pamboy naman says, di sanay siguro si Bongo sa mga toxic. Imagine how draining kung puro nega lang naririnig mo everyday. Excuse me, that's the job. Okay? Ay, thank you kay Ma'am Thames. So, hindi siya sanay. Kailan siya masasanay? Aba, matatapos na yung 6-year term niya, hindi pa siya sanay hanggang ngayon. Which means, baka hindi talaga siya bagay sa ano, na nakaupo ng ganyan. Nakaupo sa Senado. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. And see, that's, yun ang gusto ko dito sa mga, ano, sa mga karamihan ng mga followers dito. We're willing to criticize even the people that we support. Thank you kay Wowie. Diba? And we should. Hindi tayo tumigil maging citizens just because gusto natin yung nakaupo. So madali kasi mag-criticize pag ayaw natin. It's second nature. Pero, no, kidding about that. Pero,
the fact that we can and should and ought to criticize those, I like that we criticize even those that we have supported, and in fact, even those that we continue to support. Yun ang maganda dyan. Kasi, hindi naman, alam naman natin, hindi perfect lahat ng mga yan. Hindi naman natin sila, and hindi natin sinasabi yan, at hindi natin sila i-defend right or wrong. Pag sila ay nagkamali, gumawa sila ng krimen, merong, they're acting bastos, or they're acting, you know, entitled, or whatever. We get to call them out. That's why may guarantee ang free speech dito. So, yung mga, ano, yung mga arguments like, dati sinupultan mo, bakit ngayon kinikriticize mo? Because it is my right. Sasabihin na, itinulungan niya yung umupo. Eh, bakit? I still think Senator Bongo is a good man, but that he needs to be called out for failing to take up the causes of the people, or at least the people who nagsabi na ng hinanaeng, ano ba, di ba, pagkain tubig kuryente, anong ginagawa nila kay Pastor Kiboloy? The uneven hand of justice in the executive? Ay, alam nga naman, quiet tayo just because tayo yung bumoto, just because tayo yung sumuporta. Na hindi po naiintindihan ng mga, gising na yung mga trolls, yung mga nasa kabilang panig, kumbaga. Yung mga nasa, ano, yung mga nagkukomento na, ikaw suffer, kasi ikaw ang naglagay dyan sa posisyon. Ah, no, I refuse to suffer. The reason I criticize is so that we, the people, will not suffer. Dun sa mga kahinaan, or worse, deliberate na kasalanan ng ating mga ano, ng ating mga opisyales. Sabi ni Mary Gurr, tama ba? Hello, Attorney Tix, shout out po, ang galing po ng speech nyo kagabi, tumpak sa pula. Sinigid ako ng 3 minutes. Sabi ko, grabe nung sinabihan ako. Unang-una, I went there to support. Hindi po talaga ako dapat nagsasalita. But pagdating ko doon, sabi, Attorney, 3 minutes ka lang, ha? Sabi ko, bakit magsasalita ba ako? So, ma'am, nilagay ka sa program. Okay, sige. So, pagkatapos ka ni Mayor Baste, sabi ko, anong problema ninyo? Bakit galit ba kayo sa akin? So, bakit, you know, because of course, you come after Mayor Baste, who's hugely popular. People love him. He's very engaging. Tapos ako yung, ano, ako yung kasunod. Okay, ito si Namnia LPT is asking a very dangerous question. Dangerous for him because sabi niya, what is the end result when you criticize? Nothing, di ba? Don't be ridiculous. Di mo ako kilala. I was one of those who pushed for the Heritage Act, Republic Act 10066. I was so committed to it that I in fact helped draft that law. It's not perfect and there's so much that has to be done. But before that, the ancient law... Ancient because it was in 1968. The only law protecting heritage was RA 4846, which was no longer being implemented by some government agencies who even completely forgot about it. I stood in front of bulldozers. Right? I talked with mayors, I befriended mayors, and I fought with mayors, and I fought with councilmen. Yes. Okay? So end result now what you criticize. Don't be ridiculous, sir. What did you think? Did you think that we just criticize for now because we want instant results? Mali po kayo. Ano ba? Did you fail a marshmallow test? Change takes time. But that doesn't mean we're going to shut up just because it takes time. And yes, I have won battles. So, don't be ridiculous. Asking a question you don't already know the answer to. Or somebody whom you have done research first before coming in and attempting to troll. Okay. Sabi ni Rainbow, inaasahan sana ng mga Davaoenyo na magsalita para sa Davao pero nasa na. Isa pa yan. Thank you. So ano, tahimik na si Troll. Sabi ni Jude B, if we don't criticize leaders, we'll think everything is fine and dandy when in reality, nagka-leche-leche na. Diba? Akala kasi ng ibang mga tao, itong criticism, which sometimes turns into activism, doesn't have any effect. I mean, where were you? Where have you been? I mean, have you been living under a rock? I just really wanna know. So, yung iba naman tao dito, pupunta lang para sabihin bitter, bitter, bitter. Ah,
Well, there is an answer to that bitterness, Mr. The Bob Garcia Vlogs. What a pretentious name, but sige. Okay, Bob Garcia Vlogs. This is what I can say about you. Number one, I have been oppressed, okay? But I refuse to be silent about it. If you call that bitterness, fine. I call it fighting for my rights. I don't mind being removed from government, being forced from government, which is not true. I resign, okay? But I do mind being removed from private employment. Bitter ka dyan. You shouldn't be calling me bitter. You should be standing up for me. Because people who are oppressed in this way, when the first lady calls up your radio station and asks for you to be removed, you, an ordinary citizen, should be fighting for the person being removed. Because there is no just cause. And that person isn't even a government official with no, absolutely no reason for trying to get commentators to shut up. Kaya nga eh, so yeah, na mute ka tuloy ng ano ng mga moderators. Kaloka ka. What I don't understand is why they get so many stupid calls to answer these things. At nakikita tuloy yung oppressive nature ng mga boss nila. Their bosses think that ay tawagin yung bitter yan. Unang-una that I will shut up. Now, that's the already they're wrong. And they have been wrong for months. Okay? Number two, not only is that wrong, but they're on the wrong side. When you see somebody who is suffering and instead of helping them out, you try to insult them, then that reflects very badly on your boss. So ano, President BBM, your trolls are doing this. They're oppressing people who are already oppressed. They're insulting people who are already insulted by your behavior and by the behavior of the people around you. Are you going to let that continue? Of course you will, because that's what you've been doing for the past months. Sabi ni Mixtures of Life Channel, baka di ano yung maturlasal ng budget? Guys, check yung mga ano, para mabasa ko. Sabi ni Cosinero, maybe threatened with his involvement in Farmally and Korean deals. Alam mo, Farmally is the least of their worries. Kasi pinakamiliit, one of the smallest contracts yung Farmally. I think it's more like with the other deals, assuming that he's involved. I don't want to assume, but if he is, man, that's coming back to bite you. Actually, yes, may tinanong si ano, si Pamboy, from your time being working with BBM, have you been wrongly mistreated personally by him? Unang-una, bakit personally by him? No, he did not. And I continue to tell the people that he is a good man. However, his leadership fails. So I hope that answers your question. Sabi ni Panfilo Cordova, our politicals are after the personal interest at hindi para sa mga Pilipino at para sa bansa. Sabi ni Cha-Cha-Cha, which is why these tapos are afraid of the push for a hybrid election. Transmission of votes and magic server is the administration's trump card. Yep. Sabi ni Reynaldo, bye-bye 813. Nasa na, isa lang po tanong ko. Actually, sir, only tanong naman dito. Hindi ko nga lang posibleng mababa sa lahat. Pero pwede naman magtanong. Nasaan na po ang Maharlika fans na minamadali nila noon? Ba't ako? Well, they're deposited somewhere in the ano, in the accounts of Maharlika, of the ano, of the agency that's doing it. Sabi ni Helga, nagbubulag-bulagan kasi bumoto kay BBM.
Yeah, I disagree. Bakit yung ibang mga bumoto kay BBM are so disappointed in him already that we can't, ano, that we have no choice but to call him out. Thank you, KM620. Actually, may live pa rin po tayo mamayang gabi, ha? Kasi I want to talk about yung sinabi ni Attorney Torreon tungkol sa what is a fugitive. But that's for later. Jimmy Mariano says, di ba consistent naman talaga si Bongo? Wala talaga siyang comment sa lahat ng issues. Wala na akong natatandaan, tinitindigan niya bukod sa pagpasa ng Malasakit Center. You do have a point. Come to think of it. But ano yung sinasabi ng Biblia? There is a time for everything. And the time has come for him to speak up. Diba? At least that's what his constituents are asking. What is talaw, Ma'am Marie Joyce Gipo? Sabi niya talaw si Bongo. What does that mean? Jolly Moi says, ang tanong, meron ba siyang ginagawang pwedeng masilip ng admin na to kaya hindi ka siya, you mean, dumalaman. Ingat sa mga pronouns. Nakakabigla. Sabi ni Iron Garcia, Bongo is also active in supporting sports. Good. What about the other things? You know, kung walang pagkain, tubig at kuryente, paano yung sports? But that's actually a good thing. I'm glad that somebody is supporting sports. Well, I think, so does Senator Pia Cayetano. Sabi ni SMOJ 1980, talaw is afraid. Duwag. Okay, am I pronouncing it right? Please tell me. I wanna go on being ignorant about the pronunciation. Talaw? Tama ba yan? Talaw? Sabi ni M620, ang galing mo po kahapon sa Maisug Rally. Thank you. Thank you po. I only had 3 minutes. Sabi ni Gloria, Tugna, hindi ko na iboboto si Goto, Lentino, Amy Marcos, Revilla, lahat ng nanggamit ng, sa mga Duterteng walang utang na loob. But make sure that we vote for the ones who we still need a majority in the Senate. Baka naman sa kagustuhan natin na hindi tayo magboboto ng ganito-ganito, eh wala tayong maipasok. Talaw. Okay, talaw. Thank you very much. I told you, I learn from these things. That's why I do this. Sabi ni Dodoy, Ma'am, marami ako naiintindihan sa iyo, kaya salamat po. And thank you everybody. So now, wait, I have to write that down. Vocabulary lesson ko yan for today. Talaw means duwag. Okay. Sabi ni Christopher Yu, Gon Tolentino will never come back in 2025. Period. Goss actions? Baka naman, ma'am, in action. Definitely pro-admin. Action speaks louder than words. Ma'am Fatima, hi! Sabi niya, nagulat ako binanatan si Senator Bongo. Sabi ni Ace Nepomuceno Chang, one is not maisog if he is talawan. Tama ba siya? I hope I'm doing this right. Talawan. Okay. Eto, sabi ni Ma'am John, parang yung Bartek, which means lasenga. I learned that yesterday. Opo, Bartek sa akin. Ako din. Natuwa ako dun. Of course, you know, the vocabulary should also, you know, exceed just adjectives. Ha? Hindi lang dapat adjectives. At talaw is Ilocano word also. Talaw. Kokoy Davao says, mas una pa nga nagbigay ng statement si Senator Robin Le, EJK hearing, to invite FPRD kaysa sa kanya. Ay, boom. I mean, ako, to be fair, I think Senator Robin, okay pa. Pero hit and miss eh. Minsan may mga
may mga, wait, what? What happened? Ganyan. Thank you kay M620. Can to make this show. Sabi ni Ma'am Christine, BG spoke about but di siya pwede sa malasakit niya while other legislators can ayuda-ayuda but kasabay po ata ng first PDLX hearing yon on our or ano yun, on our virus equals siya yung stupid, one full of confidence to talk. Please elaborate. Thank you kay Colette Suzuki. Sabi niya, congratulations po sa maisog niya kagabi. Galing-galing niyo po. Thank you. Sabi ni Ferds, if FPRD convinced you, I have to be convinced, to run as senator, would you accept it? After much argument, I will argue with him first. Okay. Thank you kay Jo Malina for your finger heart. Sabi ni Ma'am Mima Herrera, why po? Probably because he is born a follower and just wants to remain as that, whoever is in power. Even in uplift siya ni FPRD, he's not stepping up to the position. But totoo yun. And we need leaders, unfortunately. Sabi ni Yulia, Baste versus Bongo, anong say nyo sa statement ni Mayor Baste? Ma'am Yulia, bagong pasok kayo, kanina pa nga po namin pinag-uusapan. Sabi ni Ren, happy to see that Mayor Baste matured as a leader. Di nila kaya yan, Pulong and Baste, lalo na si Inday. Anyone na di itaas ng kamay ni Tatay Digong sa 2025, never ko i-vote. Sabi ni Turquoise Blue, di ka namin naabutan kagabi. We traveled all the way from Cavite to Pampanga, pero dahil traffic, di ka namin inabutan. Oh, I'm so sorry to hear that. Well, wherever the next leadership forum is or the next ano, maisog is, we'll see you there, I hope. Sabi ni Ari, yung feeling ko may niluluto ang mga Duterte at Bongo. Well, it's useless to speculate, pero what is clear is that it is Mayor Baste, muntik ko nang sabihin Senator Baste, it is clear that Mayor Baste has called him out. But para sa akin, that's the best proof that things are you know, not right. Are you saying that Mayor Baste is lying na may issue siya kay, ano, kay Senator Bongo? Dahil may niluluto sila? Parang hindi naman. Didn't feel that way. Naku, wag sanang itaas ni Tatay DC Philip Salvador yung kamay. I mean, I think that's a party decision. Di naman si FPRD yan eh. Hi kay Ma'am Lynn Marie. Off topic, sabi ni Raymond, ano masasabi sa personal attack kay Spox Harry regarding di umano sa kanyang travel buddy? You know, hindi ko siya pinapansin because first of all, they're criticizing him for an act which is not even illegal. Diba? May appointment and I understand that Senator, uy, si Sec Harry has made a statement about it. Number one, qualified yung assistant niya. Number two, yung affidavit na yon, I don't know if you understand how government works, pero required po kasi i-submit yon para makakuha ng visa yung EA. Yung certification that you are responsible financially for this person. Para hindi siya maging burden on the state that they are visiting. So that's ano, that's SOP. So since he has a due appointment, he duly appointed yung tao at isang ano, there's an entire group of employees similarly situated like him na nasa IT ni Spox Harry, then I don't see how it is worth commenting. Illegal ba siya? Hindi naman. So, ano yun? Because pag nagsama ka ng gwapo, automatically may issue yun. Parang hindi ko naintindihan yung part na yun eh.
I get it. People want to make fun of him and at his expense. And I understand that. Sige, free speech yan until it becomes libel. Pero let's make it clear once and for all. There's nothing illegal or irregular about what Spox Harry did. So I don't understand. Kaya nakikita ko yung mga komento, they're just really making fun of him kasi gwapo yung kasama niya. Ganun ba yun? Parang, okay. And actually, a lot of the comments, violation na ng Safe Spaces Act, ha? So mag-ingat-ingat din po kayo sa mga yan. Sabi ni Odie Gutierrez, iba talaga Philippine politics, walang permanenteng kaibigan, away-away, pera-pera lang talaga. Yan kasi yung problema, iniisip ninyo na may kaibigan pag politiko. Ang dapat nating ginagawa ay para sa tama. And sometimes you have to fight with your friends to do what is right. Thank you, Kay Telms. Kaya yan, si Mayor Baste. O, si kumpare niya si Senator Bongo and now he has to call him out. Anong sasabihin ni, di ba, kumbaga, Senator Go, anong gagawin mo about all of these things? Hindi ka ba nahahabag? Are you not worried? Are you not concerned about the people who voted for you? And since this is about a rights issue, it's about justice, then may full expectation sila na at the very least gumawa siya ng statement. Libre naman magsalita, di ba? Sabi ni Boyong PHTV, I believe that BBM should address first what the Filipino people need at the present time. Agree. Thank you kay Ma'am Telmsile. Sabi ni Areum, BG just the same as VP, focus on work for greater good. Hope when the time is right, he will do the best. I think there's a difference. The VP is executive in function. She executes the law. So, and she has a very particular set of obligations. Not so with senators. Meron nga silang immunity eh. If Senator Bongo makes a speech in the Senate, he is immune from suit for that speech. Hindi pwedeng ma-libel, hindi siya pwedeng kasuhan ng libel, ng damages, nothing. So, I think that the distinction is huge. Huwag niyo naman i-compare si Senator BG kay VP Inday. Para sa akin, masyadong malawak ang difference. Sabi ni Brandon Legaspi, buti pa sa PBA, laging may time si Bongo, naka-fist bump sign pa rin. Thank you, Keshia Kate Kalibay, for sharing the live. Sabi ni Nerds, I suppose Senator Go, no doubt, is a good man, but not all good men can be leaders. And on that, I agree. Christine says, BG spoke about, but di siya pwede sa malasakit niya while other legislators can ayuda-ayuda. But kasabay po ata ng first PIDEA leaks hearing yon. On our Hitler virus, equal siya yung tupid, one full of confidence to talk. Yung dulo po hindi ko maintindihan. Pulobing vlogger says, real talk, every time naman ng kampanya maraming mga pangako ang mga politiko. After manalo sila, bihira lang talaga yung tumutupad sa kanilang pangako sa taong bayan. I know it's even worse than that. Yung iba sasabihin nila, hindi naman pangako yun, pangarap lang. As if that exonerates them from anything. Sabi ni Ma'am John, ganda sana ng platform ni Senator BG, pwede siya mag-privilege speech. Totoo. Thank you kay Ma'am Violeta. Okay. Wala, ayaw pa rin yung ilaw ko. Sus Maria. Sabi ni, well, ibig sabihin ni Mayor Baste Duterte, dapat lumingon sa pinanggalingan si BG. Kung di si Duterte, si Bongo, di siya magiging, kung di kay Duterte, si BG, di siya magiging senador.
Sabi ni Miko, illegal po ba ang lumusob sa warrant of arrest lang dala ng no search warrant sa Farm Lumaki? Ang dami mong gustong sabihin. Ayusin mo yan. Damay mo pa si Mayor Guo, no? Doc Tata says, maganda nga po yung kahapon. Okay din po yung two hosts na bumaba ng stage at humingi ng opinion. Nakakatuwa yung mga testaments from different sectors. And yes, Basta is Lily's father son. Alam niyo, nakita niyo yung mga, hindi ko napanood yung part, ewan ko kung nagsalita, yung mga fisher folk natin, mayroon tatlo doon na dumating at nakausap ko, tuwang-tuwa ako sa kanila. Pinaninid, sabi nila, hindi na po kami nakakapaglayag ang kwento nila sa amin sa backstage. No? At sabi nila, panahon lang ni Duterte kami nakapaglayag. Nakabalik kami kung saan kami nangingisda dati. Alam mo, ang tagal kong tahimik iniisip yun. And iniisip ko yun dun sa konteksto ng misinformation campaign ng US. Talagang, napaano talaga ako? Teka, dati nakakapaglayag kayo. Under BBM na pro-US, hindi na. Pero yung US ang hilig sa ano, o at hindi yung buong US. Actually, yung US military, eh mahilig sila mag-disinformation. Uy, thank you kay Pai Libre. Vanny Gale says, magandang araw po. What's your reaction about the 800 billion unprogrammed funds na sinabi ni Attorney Vic? Ma'am, hindi naman po yan bago. Ang sinasabi lang ni Attorney Vic, eh yun pa ngang diskusyon natin noon tungkol dun sa budget. Kasi nga, yung ilang mga items doon sa unprogrammed funds, bawal kasi po maglagay ng item sa national budget na hindi pa nakukolekta yung pera. In other words, dapat lahat ng items sa loob ng national budget ay certified funds available na kolekta na. Ang unprogrammed funds po ay hindi pa nakukolekta pero ini-expected natin na pera. So, ibig sabihin yan, over budget na sila. Now, on the rest of it, hindi ko na po narinig because I had to make asikaso something in the backstage. Yung problema eh, pagka andun ako sa maisog, hindi ko kayang pakinggan lahat ng mga speakers. Pero yun po ay matagal na po natin na pag-usapan. Hindi ko na po narinig yung the rest of it. But if you want, panoorin ko mamaya, tapos i-discuss natin sa live natin mamayang gabi, Ma'am Vani. Sabi ni Alfonso Cortez, ang defense kasi ni Senator Bongo ay trabaho lang at ayaw niyang mamulitika. Nasa politika ka na, bakit hindi ka manindigan para sa tama? Yun na nga eh, binigyan ka ng power so you can use it for the people. Hindi mo pwedeng sabihin trabaho lang. Ang trabaho mo bilang senador ay alamin din kung anong pangangailangan ng mga tao nang sa gayon magawan mo ng batas o maayos mo yung batas o mag-repeal ng batas. Mabigyan din ng plataporma yung mga hinanaing na yun. Pero meron ba siyang ina-address ba niya yung mga hinanaing? Nagpapahiring ba siya para makita natin kung mayroong pwedeng baguhin sa batas? Hindi. E tama po kayo, Sir Alfonso Cortez. G. Salatar says, sa pananahimik ni Bongo, Bato, Padilla at Tolentino, tama lang na hindi na sila iboto next elections. Eh si Senator Robin, hindi naman puri electionist yan. Sabi ni Ma'am June, time and again, the US has proven to be a liar, yet we take everything they say, hook, line, and sinker. Hindi naman siguro tayo, but the leadership, ay naku. Sabi ni Mary Gurr, si Mayor Rama ng Cebu, isang kaibigan na walang iwanan kahit siya na lang isang matitira. That's a man, may backbone talaga. Sabi ni Ma'am Lucila, busy si Bongo, kakaikot sa ibang lugar para mamigay ng tulong in aid of the election. Sabi ni LB, si Bongo, perfect attendance sa PBA. So,
guess expecting too much from SBG, sabi ni Nior. He's just an average mind. When did he excel in Senate debates? He's nobody if not for FPRD. So ayan na nga ang nakikita natin. Thank you, Kay. Let's get through this. Ang problema kay Senator BG is this kakatago at kakatago niya. Nag-hope siya na mawawala siya sa kontrobersiya and he can sail through his next, through his re-election bid. If he, you know, stays out of the limelight, becomes very, very quiet, hindi niya atupagin yung mga controversial issues, then he thinks na safe siya in the next re-election. Wrong! Wrong! Kasi tingnan nyo na yung mga comments ninyo. All it took is one call out from Mayor Baste, and now he has to have some serious soul searching. Mapapaisip siya. And I hope that he does this very well and thoroughly. That we did not put him there para manahimik siya and hope to survive. That's part of the job. That's part of the reason we voted for him, is to make sure that he brings our concerns to the Senate. Hindi. So, kailangan siguro paalala. But take note, guys. Sabi ni ni Mayor Baste, you still have time to redeem yourself. And yeah, there is still time. I was hoping that we didn't force him into it. Kumbaga, sige, no choice ka na ha. Saka ka lang magsasalita. Well, sige, I'll take that na rin. But he has to. Well, at least he has to if he wants to retain the vote. Yun na nga, he's caught between a rock and a hard place. Di siya magsalita and maybe mabait yung admin sa kanya. Baka hindi siya, hindi siya balahurain sa susunod na eleksyon. On the other hand, yung constituents niya, yung mga tao mismo na bumoto sa kanya, ay nag-iintay din. Ito sabi ni Laughing Face, yung mukha niya. Galit kayo kay BG kasi tahimik siya, pero kay VP okay lang tahimik siya tungkol sa WPS. Unang-una, hindi trabaho ni VP yan at executive siya. Di ka nakikinig kasi. Iba po ang senador at saka iba ang VP. Ang VP, executive ka and very specific yung functions mo. Hindi function ni VP ang WPS. Kaya don't try to pull the wool over our eyes. Maling-mali yung logic mo. You can't compare apples with oranges and you're comparing a vice president with a senator. A senator who has a platform. A senator who has immunity from suit for the things that he says during privileged speeches, during Senate investigations, and as long as he's doing the job of a senator, anything that he says is immune from suit. So, sasabihin ninyo, tahimik kami kay Inday, pero nagde-demand kami na magsalita si BG. It's because Senator Bongo has the platform for it. And Vice President Inday does not. Well, ako, I'm hoping that she can expand her capabilities. And maybe she might surprise us one of these days. Maybe. We don't know. But the point is, legally speaking, walang platform si Inday. She has to toe the line. Alam nyo yan. Sabi ni Kid, may posibilidad ba na mapaalis si Marcos Jr. sa Malacanang? If you're asking me if it's possible, then my answer is, of course it's possible. Hindi po imposible yon. There is a means. And if there are enough people and there the circumstances are right, yes. But is it probable right now? Hindi ko po alam. Sabi ni Kulet, nakakalimot yata si Bongo kung sinong gumawa sa kanya. Si Tatay Digong ang dahilan kung bakit siya naging senador. And to be fair kay Mayor Baste, hindi niya siningil yan. Sabi ni Peachy Cruz, tama naman po si Mayor Baste sa lahat ng sinabi niya. Kung ano pakialam at nakikita niyang ginagawa ng administrasyon, ano yung apti na din ang sama ng loob niya kay Senator Bongo. Very disappointed. Diortio Inocando says, 2025 na senatorial election, ma'am, pwede maka-endorse si Ma'am Sara ng kandidato pagka-senador?
for her party, yes, she can. Kung pwede, ma'am, bakit di siya kumuha ng 2 politiko bawat region at siyang iboboto ng mga supporter ni Ma'am Sara? How do you know she's not doing that? Insights and inquiries says, huwag nyo agad sabihin niya no vote, no vote na yan. Dahil kung yan ang gagawin nyo, baka mas lalo nyo lang binigyan uli ng chance makabalik ang mga traidor at dilawan. And I agree with this. Kaya sinabi ni Mayor Baste, Senator Go still has time to redeem himself. Diba? Pero ang tingin ko nga, sa susunod na eleksyon, eh mamimili tayo. Nung mga, number one, yung nagre-reflect ng mga pangangailangan natin sa kanilang plataforma. At yung alam natin na hindi makakakalimot. Yung mga tipong hindi budol, ganun. Sabi ni Polong, Juan Xi, bato at Lobin, maasahan, Bongo, missing when needed. Sabi ni F. Ogardo, ang sambayanan nagmamasid doon sa mga senador na pinagkatiwalaan pansamantala para sa maglingkod sa taxpayers. May evaluation ng sambayanan doon sa mga lawmakers tulad kay BG. Never again kay BG kung mananahimik siya sa mga nangyayari sa Davao. Relative yata yan ni Joy Belmonte kahit kay late Betty Go Belmonte. Hindi po ako sure. I don't think so. Thank you kay Ma'am Valerie. Sabi ni Ma'am Ara Alfante, I know this is not related to the topic, but I miss the old man. I miss PRD. Siya lang yung pangako na super gora sa mga nag-rally after his first SONA. Di ba walang nagawa ang mga rallyista? Super clap-clap pa ako noon with kasamang isang malutong na PI nyo. Buti nga, with Senator BG, finish your term and give yourself a break. You can help naman in different ways, wag lang sa Senado. Sabi ni Ma'am Emilita, Ma'am, palagay niyo po pwede na ba siya si Baste kaya kaya na po ba niya mamuno sa Senado? Di ko alam kung gusto niya yung lawmaking. I see that he has risen. His declamation skills, his speech has gotten better. He has a firm grasp of what the people understand and need. I think that so far, kumbaga, based on his speeches, he is growing into a position, possibly a higher position of leadership. But I am not sure about the Senate yet. Unang-una, he's not expressed intention or even interest. So yun yung problema ko. But if he does, I would be willing to gamble on Baste Duterte. Sabi ni Rose Danke, grabe ang energy mo kagabi sa maisog. I am fueled by the people who say I'm bitter. Yan. You know what, when people insult me, I just get better. Essentials of logistics, say Attorney Ahmed, Attorney Marlon Bosantog, Attorney Rowena Gonzon. I don't know what your list is about. Sabi ni Larry Lee, I've been reaching out to Bongo through email about the umuugong na usapan sa Philippine Children's Medical Center na aalisin na daw malasakit by 2025 pero walang reply. Yan. Lenita Ramos at Well says, anong comment mo dun sa message ni PRD na parang soft but the people aren't one who's soft of what's been happening. We're looking forward really na ma-remove na siya sa Malacanang. Parang soft. No. He's protecting the people. Kasi with, the former president is a lawyer and he is very concerned about the speech of some people that are bordering on inciting to sedition. Kaya he was saying things like, we're not trying to get you out of Malacanang and so on. He wants to be careful and he wants to protect the people who have joined him in this cause. Alam nyo, kung nakakausap nyo si FPRD, the thing always in his mind, foremost sa isip niya is, he cares
pagka, kunari, for example lang, sinabi namin, sir, tutulong kami, maninindigan kami. He feels very strongly pag kami naaapid because of what we are taking on. Nahihiya siya about asking for people to join him in this cause. Tapos, pag kami nangyari sa kanila, alam niyo, nararamdaman niya yung mga suspensions? Na ramdam niya yun. He's not like other leaders who say, yan talaga, collateral damage. Wala siyang ganun. So, there are times that he adjusts his rhetoric to safeguard you, the people who join him, para hindi tayo nagaganyan, nag-inciting to sedition. Sid Ivan Paul says, thank you very much. Sabi ni, let's get through this. Attorney, thank you po. Very valuable kayo sa rally. You did great. Kulang lang po sa time na bitin po. Hindi po talaga dapat ako na matagal. Talaga, 3 minutes lang po dapat ako. Tumover pa nga yata ako. I think that was at least 5. Thank you kay Rans. Kasi importante na mahaba yung time ni na Attorney Vic, ni na Sec Harry, ni na Mayor Baste. Thank you, kay Rans. Uli at saka kay Let's Get Through This. Yan. Worried lang ako dito sa ano ko. Baka mag-lowbat eh. Ayan. Okay. Give me 2 seconds because I have to check my yung dito sa ano. Napatid na kasi yung sa ano ba to, sa Instagram natin. Yan po. Yan. Okay, there you go. Alright, sorry I had to, that's housekeeping. Nag-iisa kasi ako eh. Sabi ni Mrs. Mommy, you're so light and sweet. Ako! But full of wisdom po last night. Boy, thank you. Was that me? Sabi ni Gail Lady, good morning. Todo po ang speech nyo kahapon and super ang energy nyo. Well, the way I was looking at it now, a lot of this, itong maisog is an awareness campaign really. So, it's necessary for us to listen. Doon sa mga sinasabi, like maganda yung speech ni Senator Vic. Grabe ah, sana magdilang ang health. Ni Sir Vic, ni Attorney Vic, kay Sec Harry, yung mga ganyan. There are some there na talagang they were talking about what was wrong, na particular issues about what was wrong. It was necessary for people to listen. Pero kung medyo antukin sila, kailangan mo talaga silang gisingin. But it's not fair na, I absolutely hate during seminars, yung mga games na kunwari gigisingin nila, tapos, okay, now, stretch your arms. Tapos, they make you do really very embarrassing and ridiculous things to supposedly wake you up. I hate those. So, if I was going to wake anybody up, but that wasn't my point, I wasn't really trying to wake anybody up. This really was just the means to deliver a particular message. And the message is that, pagkain, tubig, kuryente, mahal na lahat. Hindi tayo mahal ng Pangulo, mahal ang bilihin. Isug dad ko, sabi ni N2YYY, yung speech mo kahapon. What does that mean? Isug dad ko. Sabi ni Brutal Noodles, feedback is what improves an establishment. Kung hindi willing makinig sa feedback, at least ayusin nila yung pamamaraan nila. Parak, I agree.
So now there's some ano, may mga administrations halimbawa that are so full of themselves, ang tingin nila sila lang ang tama at hindi na sila nakikinig. Ito yung problema. Pag kayo yung tama, kailangan mong i-explain, pero hindi nyo ba napapansin na itong administrasyon na ito, wala nang nag-i-explain? Wala na. Wala nang nag-ano. Trabaho yan ng communications. Pero ang problema ng communications, they are so busy just trying to defend the foibles of the leadership. They're no longer explaining the program. So what does that mean? It means puro depensa lang sila, tapos they're not even doing a good job of it. And in fact, they are training their trolls to just insult people. And they don't address issues. So, diba, we have to be able to reduce it and then tell all of the other people, this administration has refused to care for us already. Hindi na tayo mahal. Hindi na tayo, they don't even pretend to care anymore. And because they don't pretend to care, tatanggapin ba natin yung ganyang klaseng pagpapabaya sa atin? Sabi ni Dina, tumayo po balahibo ko nung nagsalita ka sa rally kahapon. Parang martilyong dating mo, pero todo smile pa rin ang beauty mo. Thank you. Kahit mali yung pangalan ko, tawang-tawa ako, tinawag ka, Tony Pritchie Gonzalez. Ha? Sino yun? Ang bait pa ng crowd, medyo tahimik lang sila. Uy, Angeles. Okay. Anong issue ni Senator Bongo kay Baste? Sa ito talaga si Bel R po. Kanina pa po kami nag-explain. Pero sige, para sa means of wrapping up, sige po. Sabi ni Mayor Baste na kaibigan niya si Senator Bongo, tumulong siya doon sa kanyang sa eleksyon ni Senator Go. Pero nagtataka siya bakit nananahimik. Sabi niya, kumpare kita, pero kung alam ko lang na ganito lang gagawin mo, sana hindi na lang. Sabi niya kay na kinumpel niya kay Senator Risa Hontiveros at sinabi niya na buti pa daw si Senator Risa. I mean, none of us, a lot of us don't agree with her causes. Ako, I agree with some of them. But hindi daw natatakot. So yun yung yun yung talagang pinupuntirya. Ang sinasabi niya is si Senator Bongo natatakot to take up issues, particularly yung mga issue that are very close to the heart of his constituents. At sino yung constituents niya? Ang constituents niya ay yung mga bumoto sa kanya, di ba? Yung taong bayan who are concerned about so many things, including yung kawalan ng hustisya. Yun yung isang nabanggit niya. Anong sinasabi ni Mayor? Anong sinasabi mong isa-search? Sabi ni Let's Get Through This. I wonder po kailan magkakaroon sa Metro Manila. I'm sure maraming pupunta. I think, sir, that part of the reason this goes all over the country is because we want to be inclusive. Bakit? The world is not Metro Manila. There's so many people who are out there who would like to hear us and who rarely see, let's say, Mayor Baste. Diba? They rarely see Senator, Attorney Vic, Sec Harry, and so on. Attorney Glenn Chong, particularly, diba? So, pagbigyan nyo naman na yung, I understand that you want that, so many people find it convenient to go to one in Metro Manila, but let's see. Because Metro Manila is not the world. It's not the entire country. We have to do this. We have to go everywhere first. I think last priority ito yung Metro Manila or pwede sigurong several times in Metro Manila. Sabi ni Neo Finoy, kitang-kita po sa name ninyo ng Fino nyo. Kita po sa inyong face na bitter po kayo. Well, I do have a bitter face, but I certainly tataya ako talaga sa ang garden set ko para sabihin na I'm sure that it's still no matter what far better than yours.
Di ba? I'm pretty sure. Kasi hindi mo pinupost yung mukha mo eh. Sabi ni Spawn Rivera, di ba malaking contractor din pamilya ni Bongo? Baka may project, takot magugol ang project. Alam nyo ba na tinigil ang Mindanao Rail? Maraming mga national projects po in that area, especially sa Davao, ang hindi na napupondohan. Hindi ba yan nga po ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte? So, I think self-defeating pa rin yan. Kung tatahi-tahimik siya, pero hindi pa rin naman pinupondohan ang mga proyekto, dapat magsalita na siya. Jack says, malabong mabigyan ng permit sa Manila, pwede natin gawin is mag-calyo survey at mag-upload. Ah, hindi po totoo yan. Kasi sa Manila, you don't need a permit. Tingnan nyo, nakailang rally ang SMNI, 9 days. Hindi sila kumuha ng permit kasi ang ginamit nila Freedom Park at hindi po sila binara, to be fair. Sabi ni Ma'am Teresita, ang galing ni Attorney Trixie kahapon sa Maisog. Buhay na buhay kami manonood. Uy, salamat po. Sabi ni Mary Gurria, ng attorney natin, really love watching you, Ma'am. I feel like dami po akong baong assignment sa pagtulog. Sabi ni Alexis, we love you. Thank you for fighting for the Filipinos. Ah, yeah. Sabi ni High Blood, well, ang toxic is yung mga nagtatanong na walang basehan. Basta may maitanong lang. Yung mga nagtatanong na condescending din, feeling sila ang tama. At yan, kaya ang bagal ng asenso ng Pinas. Oh, katulad nung kaninang nagtanong. Oh, ano nangyari daw? So what happened after you criticized? Wala, di ba? May ganun pa siya, sinagot niya sarili niyang tanong. Wala naman siyang data. At napaka-generic, di marunong mag-engage. Sabi ni Lorda, huwag maging tanga sa administrasyon na ito, labanan ng Pilipinas na, ipaglaban ng Pilipinas nating mahal. Itong homeland natin, sanang pinaglabanan nila Rizal at sina Bonifacio kung di tayo mag-voice out. Sayang pala. O nga naman. Sabi ni Maming, ayan, bayad na ikaw, Rainbow Sky 8. FYI, yung rainbow, sign of hope, not bitterness or stupidity. Paulo Sambuanggenyo says, if you accidentally touch a hot surface, act that you get burned, not the other way around, so as to warn others. Parang hindi. Sabi ni Let's Get Through This, attorney, you're not bitter. Mga tools ang nagko-comment that you are. No, I know. Pinagbibigyan lang natin ng konti para naman makatulog sila mamayang gabi. Hirap kaya yung pabaho nila. Sabi ni Michelle Santos, saan ba kinukuhang pondo nyo ng mag-rally? Pondo? Mag-rally? Ay, ma'am, punta po kayo. Tignan ninyo kung meron kung meron gumamit talaga ng pera dun. A lot of that is contributed. Baka na-underestimate nyo po. Na, hindi nyo ba naaalala, ma'am? Pagkatapos manalo ni Duterte, ang daming charity works. Nagpapakain tayo, may Duterte's Kitchen nga for a while eh. Just to feed people. Ganyan po ang DDS, ma'am. Hindi po kami humihingi ng pera para mayroon kaming gawin. Ang ginagawa, may mga nagbibigay or may mga tao na, sige, hindi ako makakapunta. Pero ito, makatulong lang. Baka naman po kailangan niya ng gasolina, ganyan. And these are very small ones talaga. Yung mga tipong, well, I have a lot here or I have here. Puro ganyan. And it's not even rich people who do it. And ito yung masaya na, nobody is asking for anything. So, thank you for that question because it gave me a chance to explain that this is really, there's so many people involved and it seems to me an act of love. An act of love for the country, an act of love for our people. And that people, alam mo yung miracle of the loaves and fishes? I'm not saying that that's what happened here, but yes, people are sharing. People are. I really was yesterday overwhelmed by the generosity of people. Merong mga DDS nagdala ng Jollibee, tapos
Sabi, o bigyan niya yung mga fishermen, bigyan niya yung mga ganyan, malayo pa nilakbay nila. But nobody asked them to bring anything. Andun nga si Nanay Pebbles, si Pebbles Chururut, dami ding dala. Tapos tulong-tulong siya dun. Nobody asked us to help. We just went there because we want to help. Ako nga, hindi naman po ako dapat kasama sa programa eh. Sinama ako eh. So, remember, I've been going to Maisog for several times already. And all of this, you know, it's our own time, our own effort. Nagsasama pa ako. Sagot ko pagkain nila. Just, you know, because they want to be there. And ma'am, nakaka-touch. Siguro this is where we can, we can close. Meron po tayong live mamayang gabi, ha? So, this Maisog rallies, from where I stand, they're really a chance for us again to show how we can help each other. And I wish many of you were part of it. Yung makita nyo lang talaga na how involved everybody is. How, you know, wala kayong napapansin na may mga tao na, oh, Diyos ko po, may nagtutrol sa akin with all of 6 followers, itong si Atoy Palatan. 6 lang ang followers niya. Tapos nagbibida-bida dito. Pwede ba? Diba? Yung sinasabi niya, alam niyo, one way to troll people is when you're showing great emotion, yung maninira ng trip at sasabihin, ultimo, OA mo, mga ganyan. I'm not ashamed about these emotions, Mr. Troll. I'm not. Ang saya ko lang to be able to share with you the feeling of how it was over there. Ang saya. Sabi ni Yabs, at true, may kusa tayong tumulong mga DDS. Totoo po yun. Sabi ni Ma'am Mildred, kusang loob yun, Madam Michelle, hindi kami katulad ng mga loyalists, need ng bayad para dumalo. Yun nga, so naalala niyo yung attempt nila, yung parang yung anti-Sara rally dun sa ano, sa Liwasan. Yun, may pera yun. Tapos nagkaunsihan lang yata sila. Or at least that's what they were saying. Ano, nagkakaunsihan. Tapos wala pa silang 100 nun. Walang heart eh. Walang. Nakakamiss. Ito yung time, ganito yung feeling, di ba, noon when we were getting, we were trying to get PRD elected. And then towards the, yung feeling na nandun tayo sa meeting de avance, yung feeling afterwards, yung feeling nung nanalo siya na, oh my gosh, we did it. Ito yun. We're still doing it. We're still doing it because Duterte is no longer just a person. The Duterte governance is an idea. Hi kay TJ, nasa Angeles kami nanonood sa'yo. Thank you po, Sir TJ. Okay, Nightwing is trying to ask about a case that I handled. Nightwing, gusto mo mag-comment ako sa Menorca case, hindi na po ako ang abogado dyan, so I can no longer comment on it. Cleason says, end na ng mga M dahil kita ng bayan na ginagamit lang nila si VP Inday at FPRD. But ang request ko is, let's continue with that idea. Diba, nung inelect natin si Duterte, we did so because we wanted change. But change requires work. If we want to continue that change, if we want to prevent the Trapos from taking over again what they're trying to do now, we have to stay active. At itong Maisog is a way to stay active. At palaganap natin yung idea. The idea that we can forget all of these traditional politics, yung mga kailangan sponsored ka ng oligarko, kailangan may, di ba, kailangan bibigyan nyo yung mga mayayaman kasi baka tabahuhin nila yung pagtanggal sa'yo and all that. We should not be so concerned. That's part of the message ng kay Mayor Baste, which is a good place to end. Part of the reason he's calling out Senator Go is, why are you even there? Kasi if you're in position, you're there to serve the people.
And if it endangers your position because you must place the people first before yourself, that is exactly the Duterte brand. Tingnan mo kung sino yung mga pumabaho sa kanya, the US. All of this, yung US military, sorry, yung mga information, ano, misinformation, disinformation campaigns that were waged against him. It was a time when Maria Ressa kept saying, nako, ang mga metals, si Duterte, and sino, who, as it turns out, it was their cause that has tolls, no less than the US military. Diba? Railing against Duterte for the pivot to China when in fact, they cost us so many lives. Our officials must be brave. Our officials must be there not for themselves, but to bring to the people, to bring the people a chance to be heard, to bring to the people. They are the chance. Our officials are our voices. They should be speaking for us. And if they are not, then why are they there? So, mamayang gabi, may live pa rin po tayo. Maraming salamat sa lahat po na nandito. Yes, even you trolls, kasi tinataasan niyo yung engagement namin. Pero yung mga tipong kung bago lang ang account niyo, magugurgul kayo kaagad. Lalong-lalo na pag nang-i-insult lang kayo. So, lesson of the day is, we listen to you. Pero, we also know when you're, ano, when you're part of the misinformation campaign. Sabi ni Pauline, Attorney Trix, grabe hiyaw ko nung nagsalita ka, parang si Gabriela Silang, go para sa Senado, tunay na maisog. Maraming salamat po. I finally fully comprehend that compliment. Thank you very, very, very much. Teka. One last, meron akong gustong i-ano. Sabi ng isang troll, nagmamarunong lang daw po ako. Pero that's the problem with trolls like that. One last lesson. Generic statement versus a specific one. A generic statement like nagmamarunong lang yan without pointing out where the mistakes are. See, that's how they're going to do it. Nasabihin nila, hindi, nagmamarunong lang yan. O kaya, hindi, pangit yan. So, bakit ka makikinig? Yung mga ganyan. Hindi, may issue yan sa ganito eh. May kaso yan eh, may ganito yan. So, pero they're not attacking the actual argument. So pag sinabi ko, mataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, tapos sasabihin nila, nagmamarunong lang yan. It means they already failed. So test yan. When you give out the truth, when you talk about the things that we talked about here, and somebody says, ano, bitter lang kayo, talo lang kayo, si BBM ang presidente, it means they have lost. Okay. Tapos na sila. It means hindi nila kaya na to oppose the truth of what we're saying. So iinsultuhin na nila tayo. And that's a badge of our success every time they insult us. So yung ginagawa nila kay Sec Harry, they know, we know that he's being effective. Kaya siya tinitira. So, we'll see you again tonight. May live pa po tayo and we'll talk about, among other things, ha, yung defense na, ano, yung sinabi ni Attorney Israelito Torion that ano, Pastor Kibuloy is not yet a fugitive. May basis po yan sa batas. So, we'll see you again later tonight. I'll try to do it a little earlier, siguro about 6 or 7 o'clock para hindi naman napupuyat yung iba at mapapanood nyo pa. Kasi late po sina Joey at ayoko silang sinasabayan. Okay, thank you very much and we'll see you again tonight. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe at mag-ingat-ingat, ingatan niyo po kalusugan niyo. Uy, lalo na yung mga followers dito ng mga seniors and super seniors. Mahal na mahal ko kayo. You're always so active online and you know, and I'm sure I'm so grateful that just by your being here, just by listening here, and then nag-share po kayo na, ano, at pinagdadasal niyo ako, maraming salamat po sa inyo. We'll see you again all tonight, siguro at about 7 or 8 o'clock. Okay? See you! Sabi ni Era Bury, I've been supporting SBG till now, whatever the issues are. Good for you. Pero, para sa akin,
I don't really like to support people na yung right or wrong. Kasi kahit si Presidente Duterte, buti na lang hindi siya pikod. Eh, kahit siya noon, pag kin-criticize namin, tanggapin niya. Ito yung masaya dyan. Talagang hindi lang niya tatanggapin, sasagutin pa niya. Which I think is what governance is about. Dapat may interaction with the people. Kasi ano ba yun? Ano bang ini-expect ng atin? And in fact, I think this is prevalent dun sa mga tao na binoto natin. Ay kadalasan, naboto mo na sila after that. Goodbye, di ko na kayo kilala. Magkasama po kami kahapon eh. It was fun seeing all of these people again. Boss Dada was there. Hindi ko nakita yung ibang mga vloggers. Of course, Pebbles Talakera, Pebbles Chururut was there. Si Joey was there. Sino pa ba? Masaya. Masaya kahapon. Sabi ni Ma'am Mima, o talagang follower lang si BG, tagatanggap lang ng utos, walang sariling diskarte. It's also possible. You would think that somebody who spent so much time with Mayor and then later President Duterte would have learned a thing or two about leadership. Pero sa totoo lang dati, because I've had the occasion to interact with him nung panahon ng presidente pa si PRD. May kusa naman siya, and I understand. I thought that he displayed some kind of leadership because he would take care of some of the details for President Duterte at the time. And akala ko maitatawid niya ito sa pagiging senador niya. Well, apparently hindi. Or hindi pa. Sabi ni Ferds, nakakapagtaka talaga, attorney, ngayon si Senator Bongo. Akala ko napakatibay niyang kaalyado at kaibigan. However, well,